Sa mga nag-aaral ng geography, take note nyo na ito. 82 na ang provinces sa Pilipinas. Yan ay matapos ma-ratify ang division ng Maguindanao into 2 provinces. Pero ano-ano nga ba ang dadaan ng proseso bago tuluyan mahati sa dalawa ang Maguindanao? Para sa update, makibalita tayo kay Mon Gualvez live mula sa Maguindanao del Sur. Mon, ngayong tapos na ang plebisito, kumusta naman dyan? Diego, Angela, tuloy-tuloy yung ginagawang pagpupulong ngayon ng magkabilang kampo no, ng mga taga Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur matapos nga ma-ratify yung plebisito na ginawa nga nitong weekend. Actually, ilan sa mga talagang nakagulat no, sa mga election observers ay yung landslide na boto at yung walang karahasan na naitala sa mismong araw ng botohan. Higit isang oras daw na nilakad ni Norilyn pababa ang bundok, makaboto lang sa plebisito sa Maguindanao. Para na sa kapakanan din namin, para na magkaroon po ng katahimikan yung aming barangay. Maging mga observer, gulat daw sa dami ng nagpunta. Madalas daw kasi, wala pang 50% ang nakikiisa sa mga plebisito. Kinabukasan, bilangan na. At pagsapit ng pasado alas 2:30 ng hapon, we hereby proclaim to ratify the division of the province of Maguindanao into 2 provinces, namely Maguindanao del Norte and Maguindanao del Sur. Landslide ang bumoto ng yes sa pinakamapayapa na raw na botohan sa lugar na ginawa noong Sabado. Sa higit 818,000 na nakarehistro, higit 711,000 o 87% ang aktual na bumoto. Ang nag-yes sa kanila umabot ng 99.27%. Kung pagbabasehan lamang ang aktual na bilang ng mga bumoto sa isang province-wide na plebisito, itinuturing pa rin na pinakamarami ang sa Maguindanao kung saan umabot nga ito sa mahigit 700,000. Pero bukod sa numero, itinuturing pa rin na makasaysayan na walang anumang karahasang naitala sa Maguindanao sa kasagsagan ng mismong botohan. Pambihira raw ang pagiging payapa ng plebisito, lalo't madalas mapabilang sa election hotspots ang Maguindanao. Ito raw ang naistutukan ng mga uupong bagong gobernador, si Maguindanao Vice Governor by Ines Insuat para sa Maguindanao del Norte at si Maguindanao Governor by Mariam Sangkimango Dadato naman sa Maguindanao del Sur. Napakaganda po ng ating lalawigan. Tulungan po ninyo akong ipagmalaki na ang Maguindanao is taliwas sa inaakala ng ating mga ibang kapatid na ang Maguindanao is nakakatakot. May stigma ang Maguindanao as a whole. So i-uplift ho natin yon at babaguhin natin into a better Maguindanao. Pero puna ng ilang election watchdogs, tila mga politiko rin ang kumilos. Medyo duda raw sila kung talaga bang naunawaan ng mga residente kung ano ang pinagbotohan nila. Yung political influence ng mga politicians, no, so could have played a large role. So parang dependent din yung mga constituents sa kanila. So and we have that alam niyo naman yung we have that sense of utang na loob. Diego, Angela, mayroong 60 araw o 60 days o nasa 2 buwan simula ngayon para sa tinatawag na transition period. Dito kailangan asikasuhin ng magkabilang panig ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur at ilang mga dokumento, maging yung kanilang pondo o yung tinatawag na internal revenue allotment para nga sa paghahati ng 2 probinsya. Maging yung mga empleyado, kailangan din hatiin yan, lalo na yung mga nandito sa Kapitolyo sa Buluan na maupunta na doon sa Maguindanao del Norte matapos ngang ma-ratify itong Republic Act 11550. Diego, Angela? Mon, ilang mga bayan ba ang bubuo sa 2 bagong probinsya kapag hinati na ang Maguindanao? Ngayong nahati na, Angela, 12 bayan ang mapupunta sa Maguindanao del Norte, habang 24 na munisipalidad naman ang mapupunta sa Maguindanao del Sur. So dito pa rin sa Buluan ang Kapitolyo niyan, habang sa Maguindanao del Norte ang magiging kabisera naman ito ay yung Datu Odin Sinsuat. Angela. Mon, binigyan ng 60 days ang Maguindanao para ayusin ang hatian. Ano ang mga preparasyon na gagawin para maayos nga ang kailangan na mangyaring hatian? Ngayon, ilan sa mga kailangan asikasuhin no, ng sangguniang panglalawigan
yung mga bakanting posisyon dahil nga may dalawang senior board members na umangat na tumatayo na ngayong vice governor ng magkabilang probinsya, may mga bakanting mga pwesto. Ang mangyayari dito, kailangan magrekomenda ang gobernador at kongresista na naka-assign sa bawat probinsya patungo kay Pangulong Bongbong Marcos at ia-appoint ni PBBM ang mananalo or maupo rather na board member ng magkabilang probinsya. Diego. Alright, maraming salamat, Mon Guaves.